Eto, Aja, PVL Bubble, malapit na. At sinabi naman ng club team mo, yung Chery Tiggo Crossover. Tama ba? Apo. Chery Tiggo Crossover, yes. Okay, sinabi nila na aware naman sila na merong ka ring commitment sa Japan. And they want you to improve your skills further. And how will you do that? Siyempre, maglaro ka sa mas mataas na level. Pero kung hanggat hindi ka pa tinatawag doon, maglalaro ka raw sa PVL Bubble. Okay. So, ang lakas ng team mo eh. Sa, ano ha, Chery ha. Tinitignan ko yung lineup, yung mga posters nyo. Siyempre, si Ate Dindin mo, nandun, Micah Ortiz, Jasmine Abor, dati mong teammate sa NU, Lowry Sisters, nandun din, Mylene Pat, National Mylene Team. Pat. Lakas! Ang lakas! So, ano ba to, Aja? Championship caliber ba itong Chery Tiggo Crossover sa PVL? I can say na we can be a championship caliber. But then, galing tayo sa pandemic. 1 year, no training, no tournament. Mm. So, I don't wanna give them a high expectation. Siyempre, ang pinaka gusto ko na mangyari for PVL Bubble is makalaro kami lahat. Walang injury, walang masakit, walang ano. At the same time, in a good condition. Mm-hmm. Kasi ang hirap, ako na experience ko, 6 months ako na walang training. Okay. Na, tapos pagbalik ko maglaro, 1 month preparation lang, sobrang hirap. Hindi ko, sabi ko nga, first season ko doon sa first round namin sa V-League, hindi ko nakuha kagad yung tamang timing, tamang connection, condition. So, ganun din dito sa atin. 1 year sila na, 1 year na walang training, walang laro. So, mas mahirap para sa bawat isa na maglaro ulit, na mabigay kagad yung 100%. Siyempre, nandun pa rin yung skills mo. But the condition, sobrang hirap ibalik talaga. And sabi ko naman sa team ko na unti-untiin natin. Hindi naman itong preparation naman to, itong PVL naman, PVL Bubble naman, is preparation natin for long term, not for short term, di ba? So hindi natin kailangan i-pressure yung sarili natin na kailangan mag-champion kagad tayo, unti-unti. And yun nga yung na-experience ko sa Japan, hopefully mabigay at maitulong ko sa team ko. But then ayoko silang ibigyan na kailangan ganito gagawin mo, ganito, ganyan, ganyan. Ayokong bigay sa kanila. And nandito ako to help them unti-unti. Step by step. Kaya ako natanong yan, Ja, is because lagi pinag-uusapan yung mga ibang teams eh. Sinasabi nila, malakas yung Creamline, malakas yung Choco Mucho, tas pumasok pa yung F2. Pero yung Chery Tiggo, hindi masyado na pag-uusapan, pero pag tinignan mo yung lineup on paper, solid! Napaka-lakas, napaka-tangkad. I think you're one of the tallest teams. And in terms of experience, grabe rin. So, masasabi mo ba na maybe dark horse yung Chery Tiggo Crossover sa PVL Bubble? Well, sabi ko nga, pwede kaming, masasabi ko na lahat ng mga kalaban namin, mahihirapan dun sa lineup namin. It's been a while since naglaro kayo ni Dindin on the court, and siya talaga yung nag-influence sa'yo, one of the main influence sa'yo na mag-volleyball. So, ano may expect natin sa tandem ng Santiago sisters sa upcoming PVL Bubble ngayon na mag-reunite kayo as sisters and teammates sa isang volleyball team? Ano ba ma-expect nila sa amin? Siguro because of pandemic, makikita nila yung mas talagang tulungan namin magkapatid inside the court, and mas palaban kahit na ganito yung nangyari. Alam ko naman na si Ate Dindin, sobrang palaban yan. Kahit anong mangyari, kahit saan siya galing, maglalaro at maglalaro yan ng best niya. And ano pa ba?
expect natin na gagawin namin yung best namin. Mm. Yan. Abutin natin yung goal natin na championship title. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.